itu bisa jeblak. Doang sih Minang, memang ini dong, tapi itu seiring to tentang apa sama lembagat area sesentro sentro kasi yan ini mga halos hindi na dumagat but dito sa lugar na to yan mga dumagat. Kabadi, mga dada, nandito na ako sa area ng mga dumagat. Sa area na ako ng mga dumagat. Bahay nila. Tatawid ng ilog. May tatawid ng ilog, pero mga kapadi, mga kadada, may ipapakita ko sa inyo. Itong lugar na to, kung saan ako dati nag-i-stay at kung saan ako natutulog dati, na ako lang mag-isa. Yung kubo ay yung bahay na yan, parang school na ngayon, na naging school na. Dati dyan po ako natutulog, mag-isa lang ako, malawak. At ngayon eh ginawa na pong school ng mga katutubo. Yan, bulwagang pang komunidad na. Yan. At ngayon dati, yan, ito dati wala pa yan. Itong school na yan, wala pa yan. Itong sakop na to. Yan. Wala pang mga bahay-bahay na malapit. Solong-solo ko dati dyan. Dyan ako dati nag-stay. Ngayon, after 5 years, iba-iba na. Naging eskwelahan na ng katutubo. Dahil ngayon na natutulog na kasi ako doon sa sentro ng kabayang bayang ito sa mismong sa sitsong ito. At kung naliligo ako doon sa mga ilog at doon sa taas, maipapakita ko yun sa mga susunod na mga vlog ko. Kung saan ako na naliligo, kung saan ako naliligo na sa poles at sa ilog. At dito, gumawa rin ako ng sarili CR ko nandiyan. Manda dyan, sila. Para sa pagdudumi ko. Ito ang namiss ko dito sa lugar na to. Ah.
Yan mga kabati. Sa pa rin si Mayna Hangin. I-update ko pa kayo sa mga susunod pa. Gabiyahin na kami, mga kapatid, mga kadada. Tatawid na ako. Kasi baka mabuta kami ng ulan. See you and God bless you. Hindi na nawala na ayos ang puti kasi. Ganyan talaga. Hindi na nalis yun. At yung bumaba muna ako kasi mahirapan dito nga. Hindi ko dadaan. Yan ang dinadaan. No? Ito pinakamahirap na daan muna sa Panayon. Talagang tubig. Ilog ang dadaanan. Nandun na yung aking ferry. Pero sarap mali. Thank you.
Sabi na gusto tinuko. Oo. Sige. Wala na. Wala na? Saan? Saan tayo bibili? Kaya pa, nadaan. Parang makakalas yung mga bakal. Parang nalang gas. Okay. Nakabutang po kami ng gas. Buti na lang malapit-lapit sa konti baryo na may tumbilian ng bote-boteng gas. Mga kabady, mga kadada, yan, kaka-uwi ko lang mula Dumagat. Kanina nga, tuluyan nga kami nawalan ng gas at sa motor, nagtulak kami at naglakad kami hanggang dun sa makarating ako dun sa naghintay sa aking sasakyan. At sa pagdating ko sa nagsundo sa akin, sa biyahe ay nakatulog na ako. Nagpahinga ako na ng gusto at natulog. Yun nga po na nakita nyo nga yung aking biyahe kanina mula dun sa area ng mga Dumagat hanggang dun sa nawala ng gas, motor at ito nakauwi nga ng matiwasay at ligtas. Yun ang importante na nakauwi ng ligtas. Yan, sa pagbisita ko doon ng overnight, malaking pagbabago sa lugar. Dati, mula doon sa highway hanggang sa area ng mga katutubo, puro rough road, walang sementong kalsada. Puro rough road. Kaya kapag nagmumotor ako doon, talagang sumakit, sakit ang katawan. Pero ngayon, may mga area na maayos na yung kalsada at may rough road pa naman pero hindi katulad dati nung ako'y mga nakaraang mga taon na pumunta ako doon. Talagang ilang ilog ang halos dadaanan mo. Yun, hindi katulad ngayon maayos na. Kaya ganyan din, marami na rin mga commercial na mga bahay. Yan, at taniman na iba. Meron na ngang farm na dragon fruit doon na nakita ko. Kaya masaya yung pagpunta doon at na kaya nga sa mga susunod pa samahan nyo ako doon at tulisin pa natin yung mga pamumuhay ng mga katutubong Dumagat at karanasan na pamumuhay doon na iba sa dito sa lugar na to, sa syudad, kaysa dun sa baryo. Kaya mga kapatid, mga kadada, salamat sa iyong pagsubaybay. Huwag niyong kalimutan, like and share, subscribe, and notification bell. At kung may comment kayo, lagay niyo lang sa baba. See you and God bless.